Hello, good morning everyone. You love shout out. So ngayon guys, for today's video, pagpatuloy na natin yung ating nampasahan kahapon na blouse tutorial ng ating safety, yung ating semi-private mga kananay. So ngayon gagawin na natin ang ating part 2. So let's get started. I-set aside muna natin ito mga kananay. Tatabasin muna natin yung ating body. Ayan, dalawa na itong body. Dalawang manggas na itong mga kananay. Set aside muna natin siya. Ayan. And then, tatabasin na natin yung ating body. Yung ating body ng ating blouse. So, mag-pin tayo mga kananay. Yan, para hindi siya lumalaw. Ito yung front ng blouse mga kananay. Tanggalin na natin yung end ng tela. And then, dito mga kananay, mag-allowance tayo ng 3 inches dito sa ating front, sa ating lagayan ng butonis. Ayan. Kasi 1 inch ang ating overlap dyan sa ating butonis. So, 3 ang ating allowance. And then, yung dito tayo magbase mga kananay sa kanyang hips. Yung hips kasi niya ay 28. So, mag-plus tayo ng 2 inches mga kananay. 4 inches kasi may pleats siya sa front at back. Dalawa dito sa ito ba ang kananay o? Ito mga kananay o, may pleat siya sa harap. Ito o. May pleat siya, 1 inch lang yan. Pati ito 1 inch. Meron din siya sa likod. Ayan o, kaya mag-allowance tayo sa ating hips ng 4 inches lahat ng ating kukunin mga kananay. So, ang hips natin ay 28. Mag-plus 4 tayo mga kananay. So, 28 plus 4 equals 32. So, 32 divide 2 is 16. 16 divide 2 is 8. Oh, ito na siya mga kananay, 8. Mag-cut tayo ng 8 dito. Ito yung pinakalaki ng blouse niya mga kananay. Ay, yung hips. Tapos, mag-allowance tayo ng 1/2 inch para sa ating sewing allowance. Ayan. So, magiging ang cut na natin dito ay 8.5. So, i-plus natin yung yung 3 inches na allowance natin. So, ang cut natin is 11.5. So, 8.5 ito dito mga kananay. And then, kukuha pa tayo uli ng another front kasi dalawa yung gagawin natin na kanay. Magiging dalawang blouse ito, dalawang front. So, yan yung front natin. Buna tayo kukuha ng, sa isang puto natin, buna tayo kukuha ng back. So, i-set aside muna natin itong front. Puputulin muna natin yung ating back. Ayan. Dito tayo kukuha ng back mga kananay. Sa ating pangalawang putol. So, tanggalin natin itong end ng tela. Ganun lang mga kananay. Ang pag hindi mo kailangan ng pattern, ganun lang. Lutso ka na sa fabric. And then, yung ating putol doon is 8.5. Oh, 16 ba? 8.5, 17 pa lang ang kananay. 8.5, 17 ang ating putol dito. Kasi,
8 and half times 2 is 17. Ayan. 17 ang cut natin sa ating pack. Ayan, dalawang back na ito mga kananay kasi kabilaan na itong putol natin. Ganoon lang kabilis mga kananay mag-cut ng ano, walang pattern. Ayan, dalawang back na ito. Ayan, tabi na natin yung mga tira-tirang tela kasi magagamit natin yan mamaya sa ating collar. So ito hahatiin, i-fold natin ng one fold lang. Ayan. Ganun din po yung kabila. Ayan. Ayan. Set aside natin itong isa. And then, mag-pin tayo mga kananay. Pin natin. Ayan. So, dito na tayo kukuha ng ano natin. Yung ating opening ng ating back is 2 and 3 fourth mga kananay. Ayan. 2 and 3 fourth ang ating opening ng back. And then yung down natin is 1 and 1 fourth. Ayan. I-cut na natin siya mga kananay diretso. Manaurin yung mga kananay para matuto kayong magtabas na walang pattern. So ang baba ng ating ano, ng ating shoulder is 1 and a half. Magiging 2 yan mamaya mga kananay. Ikabit na natin yung front. Ayan. Ayan, mga kananay. And then, punin natin ang ating front kasi dito tayo magbabase sa ating front. Kasi na yung marking. Ayan, dito tayo sa gilid. Dito sa side na to, dito tayo mag... So, ngayon guys, abangan natin ang ating part 2 bukas. Bye-bye!